Isa po sa mga binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation Address ang pagpapalago ng Science, Technology, Engineering and Mathematics o STEM skills. Ayon po sa DepEd, nirerepasunan nila ang curriculum ng STEM track sa senior high school para maiayon sa pangangailangan sa mga industriya sa bansa. Tutukan niya sa special report ni Maki Pulido. Para mapaghandaan ang gustong career sa psychology, pinili ni Kitty Perido ang STEM strand o Science, Technology, Engineering, and Mathematics noong senior high school. It's like an introductory to what you can expect from college courses. So I think I became more prepared. Ayon sa Department of Education, pundasyon ng STEM strand para sa mga gustong kumuha ng kurso na may kaugnayan sa science, technology, engineering at mathematics. Tulad ng pagiging healthcare professional, engineer, scientist o statistician. Pero kahit hindi magkuleyo, dapat may handa na rin ang STEM graduate sa ilang oportunidad. Isa ito sa nirerepaso ng DepEd kung akma ba ang curriculum ng STEM track sa pangangailangan ng mga industriya sa Pilipinas. Right now in the industry, marami na rin po tayong pangangailangan dito sa Pilipinas. For example, artificial intelligence, bots. And then of course, sa agriculture, yung mga ginagamit natin na technologies. Right now, marami din talagang naghahanap ng mga coders. So that is something we are looking into to really strengthen our curriculum para po straight na sila. Sabi ng Alliance of Concerned Teachers, sana sa pagrepaso ng curriculum ng STEM track, ilagay sa konteksto ng pangangailangan ng isang komunidad. Kung fishing community halimbawa, maituro ang mga makabagong teknolohiya para palaguin ito. Under the technologies under the technology aspect no ng STEM no. It's just a matter of how do we align the program sa needs ng community natin. Sa mga academic track sa senior high school sa buong bansa, ikatlo ang STEM sa may pinakamaraming enrollment, sumusunod sa humanities and social sciences at general academics. Pero sabi ng DepEd, tumataas ang enrollment dito. Sa ngayon, mahigit 600,000 sa mga senior high school ang kumuha ng STEM. Sa State of the Nation ni Pangulong Bongbong Marcos, binigyang diin niya ang pagpapalago ng STEM skills. Ito raw ang direksyon ng Department of Education. May isang taon ng DepEd para repasuhin ang curriculum ng STEM. May hinahanda rin daw silang mga programa para pataasin ang kalidad ng mga guro, magdagdag ng mga laboratorio at bawasan ng student-teacher ratio. Hindi lang daw para maging competitive sa ibang bansa ang mga STEM graduate, kundi tumugma sa mga oportunidad at pangangailangan ng bansa. We are looking for innovators, we are looking for scientists. The STEM also includes technicians. Marami tayong mga machines and even experts that we hire from abroad. So the endeavor is, kung equipped na po sila at knowledgeable na po sila, we can have our own homegrown technicians. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.